Pati sa mga pampublikong sasakyan, nagigpit sa mga hindi pa bakunado. Sa isang bus terminal nga, pinatutupad ang no vaccination card, no ride policy. Saksi si June Veneracion. Kayo rin po, pakilabas na rin yung mga vaccinated card. Umiiral na ang no vaccination card, no ride policy sa bus terminal na ito. Ang hindi fully vaccinated na pasahero, hindi bebentahan ang tiket. Humihingi na lang po kami ng dispensa sa kanila dahil kailangan po naming sumunod sa protocol at kailangan namin sundin yung utos ng gobyerno. Alinsunod ang paghihigpit sa inilabas na resolusyon ng Metro Manila Council na nagbabawal sa mga hindi bakunado na makasakay sa mga pampublikong sasakyan. Okay lang po, para safety po at saka malaya nang makarating sa pupuntahan. Suportado raw ng Department of Transportation ang hakbang ng Metro Manila Council. Pero hihintayin daw muna nito ang magiging ordinansa ng Metro Manila LGUs tungkol sa no vaccination, no ride policy. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang DOTR sa Metropolitan Manila Development Authority kung paano ito ipatutupad. Hindi natin ito ginawa para pahirapan yung mga tao. In fact, itong mga protocols na to ginagawa natin para proteksyonan yung mga kababayan natin, pati yung mga pamilya nila. Sa gitna niyan, dumarami rin ang nagpupositibo na tauhan ng mga pampublikong transportasyon. Sandaang tauhan na ng Philippine National Railways at 40 empleyado ng MRT ang nagpositibo sa COVID-19 antigen test. Nasa 45 naman sa mga kawari ng Philippine Ports Authority. Isasalang sila sa confirmatory RT-PCR test. Nasa head office po ito, no, mga office workers po yung mga kasama natin. Hindi naman po sa operations involved yung pong mga naapektuhan. Balak na PNR na simula na sa Biyernes ang random antigen test sa mga pasahero pero magiging voluntary ito. Napaka-importante po nun sir para po makapag-implement po tayo ng ibang measures. Another measure po baka po may balik po sa PNR yung ating paggamit ng face shield. Sa susunod na Lunes hanggang January 15 naman plano ng MRT3 na magsagawa ng random antigen testing sa mga pasahero tuwing peak hours mula 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. 100 pasahero kada araw ang target ng MRT3 na masalang sa random antigen test. Para mainganyo ang mga pasahero na magboluntaryo, libreng sakay ang alok sa kanila ng MRT3. Kung ako nga yun, wala naman akong facility. Pa-random na ako kasi at least libre. Diba? Tapos bibigyan pa namin ng free ticket, yung ride. Approved naman kaya ito sa mga pasahero? Hindi po kasi ako nasa antigen, baka bigla akong mag-positive. Hindi naman po kasi accurate yung antigen test eh. Okay naman po yun. Para nalalaman po natin yung ano, kung may positive yung tao or hindi. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Makaigaw ang saksi ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.